Han, tingnan natin kung ano mga nawala dito sa engine room. Sulo ba dili man? Oy, yung sinasabi nila na delikado yung freezer, okay pa naman freezer dito. Wow! Yan nga lang, walang laman. Ha? Ano na ubos diyan? Ha? Tayo-tayo diyan. Hello mga kapitnis, for today's video ay samahan nyo ako, papunta tayo ngayon ng Nabutas Anchorage. Pupuntahan natin yung kasamahan naming tugboat na matagal nang natingga, matagal na walang biyahe kasi may papalitan pang pyesa at ngayon napabalita itong niluuban at kinuha yung mga ilang gamit at mga pyesa. Tara! Ito na yung area mga fitness. Ayan, makikita natin mayroong B-type na tanker at mayroon ding barge type na maliit na tanker. So tatlo ito silang nagsama-sama rito. Ang pupuntahan natin dito ay itong isang tugboat. Wala kasing tao ito mga fitness. Ang may tao lang at mga crew nito, itong dalawang tanker lang. Pero itong tugboat wala. Dapat talaga itong tatlo na ito ay nasa loob ng terminal nang biglang nagkaroon ng activities yung terminal, kaya sumikip. Kaya nilabas muna itong tatlong vessel na ito at kasama itong isang tugboat na nakalimutang lagyan ng tao pala. Walang tao ito mga fitness, kaya nandito sa laot, niluuban. Kinuha daw yung mga ilang pyesa at gamit. Nung nasa loob ito ng terminal mga fitness ay okay lang na walang tao kasi doon naman may mga gwardiya. Kaso nga lang nung nilabas itong tatlong vessel na ito kasama itong tugboat ay nakalimutan itong lagyan ng kahit isang tao man lang. Kaya discovery na lang ng mga taga-tanker na niluuban na pala ito. Yan si Chipmit, patawirin natin para may tao dyan na magkumpas. Yung nawala ay mga gamit doon sa engine room, doon sa makina. So hilain na natin to para dito maupos mga gamit dito. Okay na sir, aryado na tanan. Charlie Mike, okay na? Okay na, okay na? Degree, 2 meters, ang distansya. Okay, atras, atras.
Ayan mga fitness, napulautan natin siya dito sa kasamahan nating tanker. Taga-tanker nga ang nakadiskubre na wala nang ibang gamit dito. Matagal nang natingga o walang biyahe ang tagboat na ito mga fitness doon sa loob ng terminal. Wala ring tao kasi nga nasa loob naman ang terminal. Yun nga lang, nadesisyon ang ilabas muna at nakalimutang lagyan pala ng tao o tiwala siguro dahil nandiyan naman yung mga kasamahang tanker. At yun nga, mga taga-tanker, pinuntahan siya. Nadiskubre na wala na yung mga iilang gamit sa engine room. Maya-maya, pag nandun na yan sa loob ng terminal, pasukin pa natin. Ikutin pa natin yung loob niyan. Kung yun lang ba talaga ang nawala, yung parting engine room lang. Puntahan natin ang parting pilot house din yan. Kung wala bang naging missing doon sa mga gamit, mga radar, mga GPS, mga kung ano-ano pang mga navigation equipment. At ito ngayon mga fitness, ito papasok na tayo ngayon ng breakwater dito sa loob ng Peaceport dito sa Nabutas. Dahan-dahan lang tayo dahil medyo masikip ito dito. Dito sa gawing kanan o sa starboard side, ayan makita natin breakwater at ilang mga barkong nakatingga. At dito naman sa gawing kaliwa o port side sa naval term, ayan makikita rin natin yung mga tanker vessel, mga barges na nakatingga rin. Kaya medyo masikip talaga itong lugar na ito pero okay lang dahil maliit naman itong akay natin. Yung ating ipapasok ay di malaking barko, may kalakihang tugboat lang ito pero maluwag siya dito sa lugar na ito. Payo ko lang dyan sa mga marino dyan, lalong lalo na kung bago ka o first time mo sa isang lugar, kailangan talaga magbabantay ka ng husto dahil di mo alam kung anong oras aatake yung mga pirata. Di kasi talaga maiwasan na pagdating natin sa mga puerto makikita natin may mga styrofoam boy, mga taong sumasakay lang sa styrofoam, mga improvise nila na parang bangka-bangka, kasiyang-kasiya na sila na sumakay. Sa araw, aligid-aligid yung mga yan, mga kapitnis. Pero pagdating ng mga alanganing oras at alam nilang malingat ka, ay luluuban talaga ang iyong barko. Kaya ingat talaga. Tulad nito ng aming isang kasama na ito na talagang walang tao, dinilagyan ng tao, ayan, naging benepisyo talaga ng mga magnanakaw o mga taong mapagsamantala talaga, no? Wala tayong magawa. Ito, ipapasok lang natin to sa loob ng terminal para maging safety at hindi maubos o malimas itong mga natira pang ilang mga equipo na natira pa rito at mga ilang mga gamit, no? At ito ngayon mga fitness, malapit na tayo sa terminal, nakapasok na tayo sa loob ng Peaceport, pasok na tayo sa loob ng breakwater. At tuloy-tuloy ang ating kwentuhan habang sinasamahan nyo ako sa pagpasok ng ating niriskyong tugboat na ito na niluuban. Mamaya-maya, pag na-secure na ito doon sa ating terminal, maidikit na natin ito doon sa ating mga kasamahan. Pasukin natin, titingnan talaga natin kung ano yung mga nawala na mga gamit dito sa kasamahan nating tugboat na matagal nang ang natingga ito. Mula pa nung pandemya ito, natingga. At nagkaroon ng problema, may piyesang papalitan, kaya ito natingga ng tuluyan.
kanan na. Sa kaliwa na. Ayan mga fitness, dahan-dahan tayo dito at siyempre keep distance tayo dyan sa kulay itim na flat bars na yan. Dahil yan ay nakadipa, apat yung angkla niyan. Siguro yung angkla niyan nandito na sa ilalim ng dinadaanan natin. Kaso nga lang ang iniwasan lang natin na huwag nating masagi o tatamaan ay yung kanilang anchor cable. May kable at papunta sa kanilang angkla ay iwasan nating masabi tayo. Standby lang muna, Chef. Tingnan natin kung anong nawala. Oh. Anong nawala dito sa engine room nito? Di ba mabrihan? Di ba mabrihan? Yan. Tingnan natin kung anong mga nawala dito sa engine room. Sula ba dili man? Oh. Oy, yung sinasabi nila na delikado yung pressure, okay pa naman pressure nito. Wow! Yun nga lang, walang laman. Ha? Ano ko naubos diyan? Oh. Ha? Tayo tayo diyan. Oh. Yun nga sinasabi mga kapitnis, yung nakitaan na nawala daw ay parting engine room. Tingnan natin dito sa engine room kung anong mga nawala. Anong mga nawala? Uy! Upos yung mga tools. Tools. Ano kaya laman ang tools ito? Wala. Tools. Yan. Kami dalawa ni Chipmit dito ang ayun, yung sinasabi nila yung engine belts. Ah, engine belt split. Upos mga fitness yung anong naubos chip? Engine belt split. Pag pumunta tayo dyan, mahulog tayo dyan, ilalim, kita na yung mga balbula. Mabuhat ba nila makina yan, kalaking makina ng tagbo na ito? Eh, harap po yung kamera. Aparato doon sa bridge. Tingnan natin kung may nawala.
ko, wala namang nawala rito. Ng mga navigational equipment. Doon lang talaga sa engine room. Sabagay, nag-alangan siguro silang pumunta rito kaya medyo mataas na ito dito eh. Sila, eh. Doon lang sa ilalim ng engine room. Kasi medyo mababa. Malapit lang siguro doon sa kung may dalas lang bangka, nasa gilid lang yung bangka, saglit lang ikarga, yung makukulimbat nila mga gamit. Aww. Dito naman. Ayan. So at least ngayon, okay na siya rito. Secured na. Ito puntang accommodation. Accommodation ba yan? Madilim, huwag natin pasukin dyan. Baka may ano dyan, anak Honda. Ang importante yung freezer, hindi nakuha. Yun talaga, at saka itong dispenser. Wow! Hindi nakuha. Mga TV. Wala lang mga TV. Nasaan yung mga TV? Nasa likod. Lak. Eh, good luck. Tapos dito sa Fiat. Tama man. Ilak na lang yan, ilak. Tapos ang sa Cebu, hindi mo na lang pag-ilak. Okay, up dito. Wala pa. Eh, ilak yan kay para di makuha niya. Ayun, nakalak na. Thank you.